Hello, Marcos Park. Kamusta kayo? Sa vlog natin ngayon, Marcos Park, pag-uusapan po natin ng ang mga sinyal sa naghahanap ng validation ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, Marcos Park, mag-start na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang signal sa naghahanap ng validation ng lalaki sa iyo is madalas magpapogi para sa iyo. Yes, Max, pa yan ang unang sinyales. Kapag ang isang lalaking nagmamahal sa iyo o ang lalaking gusto mo, boyfriend mo man yan o asawa mo, o kahit na lalaking nagkagusto lang sa iyo, ikaw inspired. Nagpapagwapo yan, nagpapapogi para sa iyo. Para malaman niya, maranasan niya, at talaga namang kay inspired mapatunayan niya na siya ay mahalaga din sa iyo. Yes, Max, inspired. Gusto nila lang validation eh. Gusto nila na sinasabihan mo siya na gwapo siya. Gusto niya na sinasabihan mo siya na macho siya or mabango siya. Kaya ginagawa niya yung mga bagay na yan. Ang ibig sabihin lang niyan kay inspired, kaya siya naghahabol lang validation sa iyo, ay dahil may halaga ka para sa kanya. Kasi bakit siya mag-e-effort na magpagwapo o magpapogi o magpamacho o pumorma o magpabango para sa iyo kung wala kang halaga? Bakit? Sino ka ba? Diba? Pero kung mahal ka niya, gusto ka niya at napakahalaga mo para sa kanya o importante ka para sa kanyang buhay, ay talaga naman kinspat, gusto rin niya na maging importante at mahalaga din siya sa iyo. Sapagkat gusto ka nga niya, kaya gusto niya kinspat na talaga naman marinig yun. Kasi ganyan talaga yung kinspat, kapag may gusto sa tayong tao, kapag meron tayong mahal, gusto natin na naririnig natin, nararanasan natin, sinasabi niya sa atin, na mahal niya tayo, na mahalaga tayo, na gusto niya tayo, na maganda ka, na gwapo ka. Diba? Kaya nga pag hindi binibigay ng partner mo yung validation na yan, ikaw na mismo ang nagtatanong. Anong tinatanong mo? Maganda ba ako? Mahal mo ba ako? Namimiss mo rin ba ako? Gusto mo rin ba ako? Nagsasawa ka na ba sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Mga ganyan tanong, kasi naghahabol tayo ng validation sa mga taong pinapahalagahan natin. Gusto kasi natin na tayo ay manatiling mahalaga sa kanila dahil mahal natin sila. Kaya normal lang yung kainspart kapag tayo ay nagmamahal. Kapag ang isang lalaki ay nagpapagwapo para sa'yo, ibig sabihin mahalaga ka. Ibig sabihin mahal ka niya o gusto ka niya. Kaya nga siya nagpapagwapo, nag-e-effort para sa'yo. Para sa'yo, para sa validation mo, dahil mahalaga ka, ka-inspired para sa kanya. At ang panuang signals, mga ka-inspired, na naghahanap ng validation ng lalaki para sa'yo is, nagdedemand ng pansin at lambing mo. Yes, mga ka-inspired, kapag ang partner mong lalaki, ang lalaking mahal mo, o kung sino mang lalaki na mahalaga ka para sa kanya, eh, magdedemand niya ng pansin mo, ng attention mo. O kung partner mo yan, eh, magdedemand siyempre ng lambing mo. Siyempre naman, ka-inspired, eh, mahalaga ka para sa kanya. Lagi kang naaalala niyan, palagi kang naiisip, palagi kang hinahanap, eh talagang mag-ano yan ang pansin mo. Kaya nga diba palagi kong sinasabi sa inyo na huwag kayong maging needy, huwag kayong masyadong clingy, huwag kang laging magparamdam sa lalaki, at paminsan-minsan magpaka-busy ka o mag-no-contact ka o dapat hindi ka palaging available, at matuto kang mag-ignore o kaya matuto kang mag- say no, hindi palaging yes ng yes, at huwag kang laging libre sa kanya upang magkaroon siya ng pagkakataon na mamiss ka, maisip ka, at doon maghahanap siya ng validation mo. Sa mga pagkakataon kay inspired na iisipin niya na baka hindi na siya mahalaga sa'yo dahil di ka nga masyado nagre-reply agad, o hindi matagal ka mag-reply, o hindi ka palagi nagme-message sa kanya, hindi mo siya binibigyan ng kapanatagan sa dibdib niya, dahilan kung bakit hindi niya magawang magyabang. At talaga namang ka-inspired, kapag ang lalaki hindi masyadong panatag, hindi ko naman sinabi na kailangan di siya panatag. Ang ibig ko lang sabihin, dapat laki-curious siya, nawawonder siya kung gaano siya kahalaga para sa'yo. Sapagkat ka-inspired, kapag ang isang lalaki siguradong-sigurado na sa iyo, na tipong kasi sobrang needy mo at ibinibigay mo ang lahat sa kanya, tipong pinapakita mong baliw na baliw ka sa kanya, diyan nagsisimang lumaki ang ulo ng lalaki at yumabang sa kanyang dibdib. Dahilan kung bakit nagagawa niyang magpiling pogi at humanap pa ng iba. Yes, mga inspired. Pero
Anong pagkakataon meron ng isang lalaki para man-kicks pa? Kung sa'yo pa lang ay naguguluhan na siya, dapat ikaw palagi ang pumapasok sa isip niya. Kaya kay Inspad, huwag kang maging masyadong needy upang ang lalaki laging maghangad ng pansin mo at ng lambin mo. Dahilan kung bakit ang validation na yan ang lagi nangahabulin sa'yo na huwag mong laging ibibigay. Kaya napakalaga na dapat may pinagkakabisihan ka. Pero isa yun sa mga matitinding senyales na mahalaga ka at ang lalaki ay nagahabol ng validation sa'yo kay Inspire. At ang patong signals mga Inspire na naghahanap ng validation ng lalaki sa'yo is nagyayabang kapag kausap o kasama ka. Yes mga Inspire, yan ang patlo. Talaga naman kay Inspire kapag ang isang lalaki mahalaga ka nga para sa kanya at gusto niya na makita at maramdaman niya mula sa'yo na siya ay mahalaga o pinapahalagahan mo din, ay talaga naman kay Inspire o may halaga siya para sa'yo, ay magyayabang yan. Opo mga Inspire, hindi man minsan sa subconscious niya o kaya talagang aware siya na nagyayabang siya. Minsan, hindi niya pansin na nagyayabang na pala siya dahil nabubulagan nga sa pag-ibig. Pero ganyan talaga kay Inspire. Siyempre, gusto natin maging valuable sa taong mahal natin. Kaya nga, di ba, minsan nagiging mayabang tayo sa harap ng taong mahal natin. Kahit kayo naman, di ba? Minsan nga, pineplex mo pa yung bagong pineplex mo pa yung bagong mong yung buhok mo na bagong parlor, di ba? Minsan pineplex mo pa sa boyfriend mo yung bagong mong damit, bagong mong bag. Siyempre naman, naghahanap tayo ng validation sa mga taong mahal natin. Ayaw natin na binabaliwala tayo ng taong mahalaga sa atin. Validation ang lagi natin hinahanap. Dahilan kung bakit ka nababaliw ang mga lalaki at babae sapagkat ka-inspired. May mga taong marurunong at magagaling. Dahilan kung bakit tayo ay naghahagol sa kanila. Kaya dapat matuto ka ng game sa isang relasyon. Sapagkat ka-inspired kapag wala kang alam sa isang relasyon kung paano ba ito umiikot at talaga naman nag-exist at talaga naman ka-inspired ang alam mo lang yung magmahal na magmahal, ay talaga namang mabibigo ka ka-inspired. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo na mas gamitin yung utak nyo kaysa damdamin nyo. At talaga naman ka-inspired, magmahal lang ng sapat. Para kung mabigo ka man sa laro ng pag-ibig, hindi yung larong maglolokohan ha, sa laro kung paanong mapapanatili ang inyong relasyon. Kung mabigo ka man dyan, ay hindi ka ganong masasaktan. Dahil ganyan talaga ang buhay. May nabibigo, may nagtatagumpay kahit sa pag-ibig. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Dahil minsan sa buhay natin, may mga taong dumarating, hindi para manatili, kundi para turuan lang tayo ng leksyon at upang maging patatagin tayo. Pero may tao talagang para sa'yo. Tandaan niyo yan. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ilang tao man ang mawala sa buhay nyo, ilang lalaki man ang mawala sa buhay nyo, sapagkat bilog ang mundo at merong Diyos at may halaga ka. O pumakitspart, kahit para sa akin, di man kita nakikita ngayon, na nanonood sa akin, para sa akin may halaga ka. Bakit? Pera nga na lukot-lukot, may halaga eh. Talagang bariya nga, na nasa kalsada, pinupulot pa eh. Ikaw pa kaya na tao? Ikaw pa kaya na babae? May halaga ka. May lalaking makakapansin sa'yo. Ayusin mo lang ang looks mo. Mag-self-improve ka at ayusin mo ang pag-uugali mo. O pumakitspart, at yung pangatlong signs na naghahanap o naghahaboy ng validation ng lalaki sa'yo. Lagi siya nagyayabang. Kaya nga kanya, di ba, sabi ko pa nga, nagpapagwapo para sa'yo. At iba pang klaseng pagyayabang. Para lang hangaan mo siya, kabiliban mo siya, mas lalo mo siyang gustuhin, at mas lalo mo siyang mahalin, at marinig at malaman niyan mula sa'yo, ka-inspired. At ang pang-apat na sinyalis mga ka-inspired na naghahanap ng validation ng lalaki is, tinatanong ka kung nag-enjoy ka ba after ng loving nyo. Yes, mga ka-inspired. After ng inyong loving time, alam nyo na kung anong ibig kong sabihin, mga ka-inspired. Siyempre, tinatanong ka pa nga niya, nag-enjoy ka ba? Naligayahan ka ba? Naging masaya ka ba? Solve ka ba? Eh kasi nga, naghahanap ng validation yan. Kaya nga, mahal ka niya eh. Mahalaga ka para sa kanya. Kaya gusto niya na hindi naging baliwala yung effort niya. Yung pag-acrobat niya sa inyong higaan, di ba, ka-inspired? At talagang mga ginagawa niya para lang mapaligaya ka. Eh kasi ka-inspired, kung hindi ka mahalaga sa lalaki na yan, at hindi ka naman niya ganun kamahal, o hindi ka talaga niya mahal, o hindi ka naman niya gusto, o talaga namang sabihin nating last lang, o libog lang, naramdaman niya sa'yo,
Eh, wala yung pakialam kung nag-enjoy ka o hindi. Tandaan yan kay inspired. Pero, kapag mahalaga ka sa isang lalaki, concern siya kung naging masaya ka rin ba. Totoo yan kay inspired. Minsan, hindi man niya diretsong itanong sa'yo, pero makikita mo sa kilos niya at sa mga effort na sa ginawa niya kung ginalingan niya ba para sa'yo. Totoo yan kay inspired. Sapagkat ang pag-alabing, hindi lang naman yan sa kung anumang bagay, kundi dahil sa gusto niyang iparamdam ang pagmamahal niya sa iyo. Kung iisipin niyo lang mabuti kay inspired, ang paglalabi niya isang art. Para sa akin, isang art. Kasi, binubang pag-alabing para lang gumawa ng bata o kaya para lang sa kabastusan o kung anuman. Isang art para sa akin. Dahil doon yung napaparamdam sa isa't isa ang inyong pagmamahal. Ibig sabihin lang nun, mahal niyong isa't isa. Kaya concern siya, naghanap siya ng validation sa'yo na nag-enjoy ka ba? Siyempre, malulungkot siya pag sinabi mong hindi. Pero pag sinabi mong, oo naman, nag-enjoy ako. Eh, sigurado ako kay inspired. Maliligayahan yan. Siyempre naman, di ba? Naging maligaya na nga kayo, mas lalo pa siyang nagiging maligaya dahil na sinabi mo. Validation yun pagdating sa kanya. Pero huwag niyong laging ibibigay, ha? Ang validation ay napakalaga. Napakaginto niyan para sa ating mga tao. Dahil dyan natin nakikita at nararamdaman na mahalaga pala tayo para sa iba. Na mahal pala nila tayo. Na importante din pala tayo. Kaya ngayong iba, di ba, tinatawag na KSP? Kulang sa pansin? Kasi wala nagbibigay ng validation sa kanya. Wala kang pumapansin eh. Kaya yung iba, nagpapansin, di ba? Kaya napakahalaga ng validation. Huwag mo lagi ibibigay, pero huwag mo rin ipagdamot. Di ba? Sa partner mo. Upang lagi kang habulin ng partner mo. Lagi kang habulin ng boyfriend mo, laging mabalo sa iyo ang mister mo, laging maghabol sa iyo ang lalaking mahal mo, sapagkat ka-inspired, hindi mo binibigay ang lahat, at hindi mo pinapakilang balo na balo ko sa kanya, sapagkat ka-inspired, ang kabaluan sa pag-ibig ay talaga namang araw-araw o minuto, oras-oras, nagbibigay ka ng validation sa partner mo, dahilan kung bakit ka-inspired masyado siya napapanatag, at ang interest at attraction niya sa iyo ay bumababa, dahilan kung bakit naboboring siya, nawawalan ka ng challenge para sa kanya at humahanap siya ng challenge sa iba. Dapat araw-araw kang challenging para sa kanya. Dapat araw-araw siyang nagwa-wonder at napapaisip sa'yo. Huwag mong laging ibigay ang lahat sa kanya. Magpakabisik at sapat na pagmamahal, sapat na atensyon, sapat na pag-ibig ang lagi mong iaari sa tao. At kung meron man tayong mamahalin ng sobra, yun ang Diyos kay inspired. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. At ang ating kapwa-tao, mahalin mo lang siya o sila ng tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Okay, mga inspired, isa yun sa mga sinyales na naghahanap at nag-aabol ng validation ng lalaking mahal mo, sino mga lalaking nagkakagusto o pinapahalagahan ka. Eh talaga naman, isa yun sa mga sinyales kay inspired. So mga inspired, yun lang po. Maraming salamat mga inspired sa pagtapos ng vlog na ito. Sige niyo pong kalimutan na mag-like. Comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe na po, subscribe na po mga ka-inspired. Click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!